Hinamak na Manugang. Kabanata 77. Inilabas ni Alex Dixon ang isang puting silk na panyo. Maingat niyang inilabas ang isang bagay sa secret compartment at inilagay sa panyo. Isa itong crystal clear bone pearl. Natigilan ang karamihan. Biglang may naalala ang matandang Zhang at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Buddha bone sarira. Ito ang Buddha bone sarira. Nang matapos magsalita ang matandang Zhang, nagulat ang lahat. Laking gulat ni Qin Yuwei kaya hindi siya makapagsalita ng matagal. Ang kanyang magagandang mata ay tumitig sa buto ng hindi kumukurap. Mabilis ang kanyang paghinga. Ang tunay na Buddha bone sarira ay hindi mabibili ng salapi. At ang sarira sa harap ni Qin Yuwei ay marahil ang sarira na naiwan ng dakilang Monk Xuanzang. Ang halaga nito ay hindi masusukat sa pera. Ang matandang Zhang ay labis na nasa sabik na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi na siya nakaimik. Nakatitig ng diretso ang kanyang mga mata sa bone jade, at patuloy siyang humihingal. Ang mga tao ay kumukulo. Kinabahan din si Albert Lewis. Nag-aalangan niyang sinabi, masyadong mahal ang bagay na ito. Bakit hindi natin ibalik sa Qin family? Sa sandaling nawala ang boses ni Albert Lewis, sumimangot si Qin Yuwei. Agad siyang umiling. Tito Lewis, dahil regalo ito mula sa treasure house, wala nang dahilan para bawiin namin ito. Tsaka ang nakatagong compartment sa chessboard ay natuklasan ni Alex Dixon. Siya ang may-ari nito. Si Albert Lewis ay nasa isang dilema. Nang matandang Zhang, ang antik ay nagbibigay diin sa salitang kapalaran. Matagal ko nang inilagay ang chessboard na ito, ngunit hindi ko natuklasan ang nakatagong compartment na ito. Sa kabilang banda, natuklasan ito ni Mr. Dixon sa pagdating niya. Ito ang kalooban ng langit. Itong Buddha bone sarira ay dapat sa'yo na. Pagkatapos magsalita ng matandang Zhang, tumingin si Albert Lewis kay Alex Dixon. Sinabi ni Albert Lewis, dahil sinabi na ni Miss Qin at ng matandang Zhang, maaari mong panatilihin itong Buddha bone sarira. Nag-isip sandali si Alex Dixon at inilagay ang Buddha bone sarira sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil iyon ang kaso, itatago ko muna ito. Sa ngayon, mayroon pa akong gamit para kay Buddha bone sarira na ito. Pagkatapos kong gamitin ito, ibibigay ko ito sa pambansang museo. Masyadong malakas ang katwiran nitong Buddha bone sarira. Isang bagay na may masamang enerhiya ay hindi makatiis ng isang suntok mula kay Buddha bone sarira na ito. Nagkataon, si Alex Dixon ay magpupuno ng mahiwagang sandata para matuno ang nakamamatay na aura ng pamilya Qin. Maaaring gamitin ni Alex Dixon ang Buddhist na aura ni Buddha bone sarira para ganap na napuno ang magic weapon ng Fiend Suppression. Ang mga tao sa paligid ay orihinal na naiinggit hanggang sa puntong nabaliw, ngunit nang marinig nila si Alex Dixon na sinabi na gusto niyang ibigay ang Buddha bone sarira na ito ng libre, maraming tao ang nadama na si Alex Dixon ay isang tula. Talagang ibinigay ni Alex Dixon ang napakalaking yaman. Magsisimula na ang auction. Pumasok na tayo. Nakita ni Qin Yuwei na parami ng parami ang mga taong dumarating para manood ng palabas. Natakot siya na magdudulot ito ng gulo, kaya mabilis niyang tinawag si Alex Dixon sa auction house. Natakot din si Albert Lewis na maakit ang mapag-imbot na mga mata ng ibang tao, kaya dali-dali siyang naglakad papunta sa loob ng auction house. Mabilis ding iniligpit ni matandang Zhang ang Ice Soul Jade. Nagmamadali siyang maghanap ng matandang kaibigan na magpapahalaga rito. Sa gitna ng eksibisyon ay isang bilog na simboryo na gusali, at ang panlabas na bilog ay puno ng mga tindahan na may mga bulaklak, ibon, at mga antigong kagamitan. Sa gitna ay ang auction hall. Ito ang bagong itinayong exhibition hall noong nakaraang taon. Ito ay engrandi at sinaunang, at ito ay karaniwang ginagamit para sa mga eksibisyon ng sining tulad ng pagpipinta, mga antik, at iba pa. Sinundan ni Alex Dixon si Qin Yuwei at sumakay ng elevator papunta sa ika-anim na palapag ng gusali. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita agad nina Alex Dixon at Qin Yuwei ang isang exhibition hall na puno ng artistikong kapaligiran. May mga sinaunang painting na nakasabit sa nakapalibot na mga dingding. Ito ang auction hall. Tinakpan ng red carpet ang auction stage sa harap nila. Sa ibaba ng stage, nandoon lahat ng sofa seats.
Napuno ang mesa ng mga dayuhang inumin at sariwang prutas para tangkiliki ng mga bisita. Kung ikukumpara sa nakaraang auction, makikita na ang Treasure Pavilion ay gumawa ng maraming pagsisikap sa pagkakataong ito. Ang pagrenta lang at pag-setup ng venue ay malamang na hindi na malapit sa 1 milyon. Nasa gitna ng front row ang pribadong silid ni Chin Yuei. Maglalakad na sana sina Alex Dixon, Chin Yuei at ang iba pa nang biglang may narinig silang nagkakagulo sa likuran nila. Napalingon lang si Alex Dixon nang itulak siya sa gilid ng ilang tao mula sa likuran. Bahagyang kumunot ang noo ni Alex Dixon. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naglalakad sa daanan. Nangunguna ang mga bodyguard. Nandito din ba siya? Mahinang bulas ni Chin Yuei. Tumingin siya sa karamihan. Ang mga taong sumingit ay pawang mga kilalang bisita ng auction, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay magalang na nakapaligid sa kanila. Sa tabi ng isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng asul na damit na may malamig at mayabang na ekspresyon. Sina Wang Yifeng at Mark Liwes ay naipit din sa karamihan. Puno ng pambabola ang mukha ni Mark Liwes habang sabik na sabik na mga mata ang nakatingin sa medyo may edad na. Nakita ni Alex Dixon si Ming Nooran na sumikip din sa karamihan. Hindi niya maiwasang sumimangot at nagtanong, sino ang taong ito? Natahimik si Chin Yuei at sinabing, siya ang pinakasikat na Feng Shui Great Master sa Port City. Siya ang boss ng Mysterious Divination Hall. Tinatawag siyang Master Yu ng lahat. Narinig ko na siya. Naalala rin ni Alex Dixon na binanggit ng Bienan si Master Yu. Ang dumating pala sa pagkakataong ito ay si Master Yu. Ni Chin Yuei, ang Master Yu na ito ay sikat na sikat sa Hong Kong. Hindi lamang siya magaling sa feng shui, ngunit maaari rin siyang gumuhit ng mga anting-anting upang gamutin ang mga sinabi. Hindi siya makikilala ng mga ordinaryong tao. Si Master Yu ay pinono ng mga tao. Naglabas siya ng isang maputlang dilaw na triangular na anting-anting at iniabot sa amo na higit na pumupuri sa kanya. Malumanay na sinabi ni Master Yu, ngayon ay nakatakdang magkita tayo. Ang peace talisman na ito ay ibibigay sa iyo ng libre. Ito ay masisiguro ang iyong kaligtasan at kaunlaran. Salamat, Master Yu. Nagulat ang amo. Kinuha niya ang anting-anting at inilagay sa kanyang bulsa na parang isang kayamanan. Sinabi ng amo sa mga taong nakapaligid sa kanya, napakaganda ng anting-anting ni Master Yu. Taon-taon akong pumupunta kay Master Yu para hingin ang kanyang anting-anting. Salamat kay Master Yu, palaki ng palaki ang negosyo ko. Nagseselos ang mga tao sa paligid. May isang taong walang kahihiyang humingi nito kay Master Yu, ngunit hindi ito pinansin ni Master Yu. Umisi ang assistant sa tabi ni Master Yu. Sinabi ng katulong sa karamihan ng tao sa wikang Mandarin, sa tingin ba ninyo ay makukuha ni Master Yu ang peace talisman dahil gusto lang niya ito? Kung ang iba ay pumunta sa Mysterious Divination Hall para hingin ang anting-anting, ang pinakamababang presyo, ay 200,000. Bumalik sa katinuan ang karamihan. May sumigaw agad. Bihira para kay Master Yu ang pumunta sa Jinling City. Handa akong magbayad ng 200,000 para sa isang anting-anting ng kapayapaan. Pagbigyan-bigyan ako ng isa. Gusto ko ring bumili. Pakibigyan mo rin ako. Napakahalaga ng anting-anting ni Master Yu. Ang 200,000 ay wala. Gusto kong bumili ng 5 anting-anting ni Master Yu. Ang eksena ay mataong. Maraming mga amo ang agad na naglipat ng deposito at humiling na bilhin ang anting-anting ni Master Yu. Napaka-proactive din ni Mark Liwes. Naglipat siya ng 200,000 on the spot. Nais niyang humingi ng anting-anting upang tulungan siyang baligtarin ang pinakabagong serye ng malas. Kayong lahat, pumila na kayo at isa-isa. Ang katulong ay naiinip na inirehistro sila isa-isa. Napakasigla ng eksena. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sabihin, bakit napakamahal ng peace talisman. Dapat sulit ang pagnenegosyo. Hindi malakas ang boses ni Alex Dixon, ngunit biglang nagtaas ng ulo si Master Yu. Kumunot ang noo ni Master Yu at tinitigan si Alex Dixon. Nang makita ni Mark Liwes si Alex Dixon ay agad na bumagsak ang mukha ni Mark Liwes. Itinulak ni Master Yu ang mga tao sa tabi at humakbang papunta kay Alex Dixon, pinagtaasan ni Master Yu si Alex Dixon at sinabing, may problema ka ba sa aking talisman of safety?
Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, sinasabi ko lang. Ang utak ng isang tao ay ginagamit na mag-isip kapag nagsasalita. Umisi si Master Yu at sinabing, huwag magsalita ng walang kaparirakan, lalo na kapag hindi mo naiintindihan. Pinakamabuting huwag magpanggap na alam. Abangan ang susunod na kabanata.